It's officially day 3 already of our New York trip. Ayan, so panibagong araw na naman to. Sana naman kaya tayo dadalhin ng ating mga paa. So for today, is what we'll be doing is we will be having again another city tour. So yesterday is the city tour tayo. Somewhere in the lower Manhattan. Mostly of the spots that we have visited yesterday is nasa lower Manhattan. We visited the Brooklyn, Manhattan Bridge, Statue of Liberty, as well as the Memorial Park, the Oculus, and of course the Observatory, One World Observatory. So kahapon nakagamit na tayo ng dalawang attractions sa ating Go City Pass. So for today, meron pa tayong lima na natitira na attraction pass na papasukin. So for this activity today, yung gagawin natin is probably we will be exploring the Hudson Yards. No? May mga spots din kasi doon sa Hudson na a must-see also. And then, pumunta din tayo ng the edge na observatory deck. Yun yung parang mirror glass sa ibabaw ng building. And then after that is maybe if we still have time, we can go to Chinatown, Chelsea Market, and then sa the Met of the Metropolitan Museum of Art. Ito pala guys, yung ating room. So apat pala kami na bunk beds dito. So lahat ng mga roommates ko ay 2 of them from South Africa. And the other one is I don't know which nationality. So every day, nililinisan nila UCR every 10 a.m. What's the good thing of this hostel, guys, is meron silang drinking fountain every floor. Then, they also have toilets for all gender. Guys, what's the good in our hostel? Every day, meron silang mga free tours. Ayan, exclusively for the guests on this hostel. Hi, Manhattan Hostel. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung application ng subway map ng New York. Grabe. Pero you know what? Ang ganda, ang nakitulong sa atin yung Google Map. I think they have branch also in Canada, which I will be checking in also in Vancouver. This 3 days after 3 days. Tapos dyan pala yung cafe, guys. Ayan. Ang cafe. Mura lang dyan. Mga nasa $7 to $8 ang meal. So, lalabas na tayo ng hotel. Ayan, nasa 103 Street tayo, guys. Kasi ito yung pinakamalapit na station sa ating hostel. Times Square. Dito sa Times Square, guys. Isang transfer tayo ng another line going to Hudson Yards. And so, one thing that I have observed in the rear, dito sa subways in New York is unlike sa other countries that we have visited, twice ka magtatap sa iyong card. Then once ka lang magtatap ng iyong card, tapos yung exit, wala nang tapping, guys. So very efficient. Then if per way, per train ride, yung babayaran mo is I think nasa mga almost $3. So we did one thing also that good here is when you pay the entrance sa mga subway, guys, is pwede ka lang gumamit ng credit card. Pero hindi ko ginamit yung credit card. Instead, I opted for a 7-day unlimited na MTR ride. Kasi may transaction fee yung ating credit card every time that we tap. So yung kinuha ko na lang is yung 7-day unlimited ride. Dito, guys, yung train track nila. Nasa Hudson Yards, guys, yung the vessel. Tapos yung highlight, nandoon din siya. Tsaka yung the edge, which is pupuntahan natin yun. Another observatory deck na naman siya. Guys, malaki yung Hudson Yards na station. Tapos accessible station din siya. So pag sinabing accessible station siya, guys, meron siyang either elevator or escalators. Majority sa mga train stations nila dito, walang escalator at elevator. Ayan, guys, sa pa-exit na tayo. I think yung first stop na mapupuntahan natin is the High Line. Ayan. So saan yung High Line? Dito daw sa my right side. That is another one amazing infrastructure. No, na kailangan may photo op tayo dito. That is the Hudson Yards. That is the vessel. Suko na lang ang peke, the vessel man. But guys, the struggle of traveling solo is wala kang magpipicture sa'yo. So buti na lang is meron tayong mga people here, no, na mga tourists din na nagpapapicture tayo.
which in fairness, magagaling din silang mag-shoot. Ayan. So nasa likod natin guys, yung the vessel, another infrastructure. So from here is malapit na lang daw yung High Line. Ayan guys, yan yung the vessel guys. Tapos sa harap lang yan, dito, lakarin mo yan. Diyan, ayun o, yun na yung High Line. Oh. Yung mga parang may pedestrian sa ibabaw. Yan na yung High Line. Pupuntahan natin yan sa mamaya. Guys, ito na yung High Line. Ayan. Tapos somewhere there, nandiyan na yung edge na overlook, overdeck, over observatory. Guys, nakikita nyo yung mga train tracks, no? Nandiyan siya. Tapos sa harap ng pala niya, nandiyan na yung the vessel. Tapos yung building na yan guys, yan yung edge. So we will be exploring the High Line. So lakad na tayo ng konti. Tinatayin na natin siya, iikutin siguro. Ganyan lang siya guys. There's really nothing spectacular with the High Line. It's just a series of rail tracks. You know. Guys, nasa within the vessel gear pa rin siya. So dito na yung edge. Papasok tayo dyan for our observatory deck. But before that, hanapin muna natin kung paano tayo makakuha ng ticket. Inside the, ano guys, inside the, I mean yung edge na building is concessionaires, maraming mga shops here. Yeah. So yung the edge observatory deck is on the 4th floor pa siya. Yan, to the level 4. So yung ating Cebu City Pass guys is not a automatic guarantee to enter. So kailangan natin mag-reserve ng slot or time pag akyat ng edge. So pupunta muna tayo sa kiosk. Guys, dito pag makakita ka na ng ganito, dito na yung ano natin, claiming of our passes. Ayan nyo, pass na Go City. We already got our ticket guys doon sa machine. So na-reserve lang tayo ng time. So exactly 12:30 may available pa na slots. So ngayon is 12:28. So, sa elevator na tayo going to the 4th floor, which is andoon yung edge. That's the beauty of having a pass guys, because you don't need to fall in line for the tickets. Just go to the entrance immediately. And we are on the line already, entering. So smooth lang guys, pasok lang siya. Outdoor sky deck is around the corner to the left. Enjoy, have a great time everyone. Thank you, so handsome. Oh my gosh, ayun na yung edge. Oh, look at that guys, overlooking na naman siya. Another overlooking. Viewing deck. Ah, ayun pala. Ayun yung High Line, guys, oh. Yung nakaikot. Yun yung tracks ng High Line. Meron silang city climb, guys. Na saan? Para siyang extreme activity na sa pinakadulo ka. Akyat. May mga harness. That is $99 additional fee if you want to take that. Or set... Ay, set may nakapagkamalan tayong crew kasi naka-all black tayo, be. Ayan, oo. Look at the crew here. Naka-all black. Naka-all black din tayo. That's the spot, guys. Picturesque. Kung saan, sa edge ka. Tsaka may overlooking na naman ng mga views. Kaya siya tinawag na edge. Kasi nasa edge siya ng glass. Doon kayo magpapapicture. Look at the Manhattan, guys. Oh, my gosh. Oh my gosh, nakakalula siya guys. Oh my god. Look, nakakalula. May part dito na makikita mo daw yung ano, yung Empire State. Ah, doon, nandoon yung maraming tao. Kasi nandoon yung Empire State of Ma, is Empire State of Ma, Empire State Building. I think that's the One World Observatory deck. Look at the glass here. Oh my gosh. Look at that one guys. Dito yung part na marami talaga nagpapa-picture guys kasi
Ayun na, picturesque. Makikita talaga yung buong Manhattan. And of course, we can see the Empire State Building. That's it. Oh my gosh, that is the end. I can see already the Central Park. Yung Central Park. Guys, yan yung sinasabi ko kanina na City Gates. Yan. So for $99 additional fee, pwede kang umakyat dyan ng paganyan, no? So I remember yung sa Cebu na hotel, ganyan yung peg. Falling in line for that photo picture later. So wala magpipicture sa akin. Hopefully papalag ito mga nasa harap ko. Tapos na tayo sa the edge, guys. Dito sa edge, stop the edge. The edge is sa Bali pala yun. So tapos na tayo sa edge, we will now be going downstairs. So probably, hanap ko na tayo na makakain kasi gutom na ako. Ayan guys, so nag-lunch tayo dito sa may ano. Poco ba yun? Dito pa rin sa loob ng the edge. Tingnan niyo yung food, guys. Ang lupit. No? That is $17. So right now, exposed din naman ulit tayo sa tour. Pero bago yan, is may nakita akong Uniqlo dito, guys. 24.90. 24. Daming bit. Pag $24 siya, guys. So around na sa mga 2,000 to 3,000 yan. Doon sa Zara, may nakita akong sale. May $9 talaga. Ito may $9, oh. $9.90. Oversized short sleeve graphic t-shirt. Pag ganito yung tag sa mga K-pop. $9.90 lang siya. Galing doon, guys, sa Hudson Yards. Lakad na natin mga, I think, 10 meters para dito sa bus stop. Yan, oh. Yun na yung bus stop. M12. Papunta yun sa Chelsea Market. Since pwede natin puntahan yung Chelsea Market by bus. That's our ride, guys. It's already here. So finally, after 30 minutes of waiting, namatay na din yung bus na sasakyan natin. Oh my God. Sige, sakay na tayo. Yan, guys. Nakababa na tayo sa bus stop ng Chelsea Market. May mga bus stop pala, guys, na may mga ganito. Just in case wala ka pang ticket o yung TA, you can get it here. Pag may makikita ka na nagrito ng mga lights, guys, it means you are on the right track. So, na Chelsea na tayo. So, Chelsea Market is sikat ito sa mga maraming mga bintahan ng mga products. I don't know if how cheap. Sana may makita tayong mura. And that's the Chelsea Market. Let's go to the main entrance. Dito lang pala siya banda, guys. So, nakita natin na may building na may nakalagay na Chelsea Market. Then, pasok lang tayo dito. Sa loob pala siya ng isang building. Look at what you can see here. Akala ko talaga na sa labas siya ng building. Sa loob pala siya yung Chelsea Market. Foods and pasalubong you can buy, albeit. Oh my God, this is heaven. Oh my gosh. Guys, mostly sa mga bentahan dito, mga pasalubong. Then there are some also mga restaurants and coffee shops. Ang daming tao, guys. Actually, mura lang ang mga food here. May mga chocolate din sila naman mabibili dito. This is Chelsea Market. Do not skip this, guys, when you're here in the US. Kasi daming tao talaga. Oh my gosh. We're out from the Chelsea Market, guys. So yung pagpasok natin kanina na pinasukan natin, straight ahead lang siya, guys. Mahaba yung Chelsea Market. Malaking building siya. So puro mga pagkain sa mga product or foods from the America. So kayo na sa exit na tayo. Guys, look at that. Sa harap na pala ng Chelsea Market and Google. So may isa-search muna ako dyan. Guys, from Chelsea Market kanina is nilakad ko yung bus stop ng mga I think 10 minutes. And then from there, samakay ako ng bus M23. M23 SBS at saka nag-stop ako dito somewhere in the park. May park sa harap, guys, oh. Kasi hanapin ko yung Flatiron Building kasi yung Flatiron Building is one of the famous building also here in New York kung saan sinute yung scene sa Harry Potter, if I'm not mistaken. Yan. So what happened kanina pala sa bus station is may mga buses pala, guys, na you need to pay sa ano yung sa bus stop pala, parang yung parang sila, parang pinakita ko kanina na kuhanan siya ng ticket. So
So doon mo i-slot yung MTA mo. So what happened is, yung sinakyan ko na bus, hindi pala nag-accept ng MTA kasi doon na siya magbabayad sa bus stop. So what happened is, ginamit ko na lang yung credit card ko to pay sa kanilang bus Omni. Kasi yung fare evasion nila guys will cost you $100. That is around 6,000 pesos din. Guys, ito na pala yung Flatiron Building. Kaso lang, under construction siya. So may mga scaffold sa gilid. Ayan, may scaffolding sa gilid. Ayun guys, sa center pala guys ng daan na ito, meron siyang small park. Dedicated talaga siya sa spot ng Flatiron. Yan yung Flatiron guys. So, para talaga siyang Flatiron na building. Yan, dyan yung famous scene ng Harry Potter. You can take a relax. You can take a relax while looking at the Flatiron building. Yan, so nag-rest muna tayo sandali sa park dito sa Flatiron guys. So after, dali lang dito, konting picture lang. Tapos after here is we will proceed to the Empire State Building. We have reserved already a slot at 5:30 p.m. So guys, nasa subway na tayo going to the Empire State Building. You have to be very careful sa paggamit ng inyong MetroCard na andi subway, right? Kasi if mali ka na napasukan na train station, tapos lalabas ka, you cannot use the MetroCard after 18 minutes pa. So you can use that pagka 19 minutes after you have swiped it on the subway. So what happened kanina is lumabas ako. Tapos, ayun, kasi na-confuse ako. Then, inulungan ako ng guard para makapasok. Ayun lang yung thing. You can exit any of the stations, my 34th Street. And you will now see the Empire State. Yun yung Empire State Paris. So papasok tayo dyan. And tingin na naman tayo sa Observatory Deck. So it's good to have reservation guys. So dito na tayo sa kanilang observatory entrance. So hindi nalang pinapapasok pag hindi mo na time. Thank you. Okay, may revolving door na naman. Kailangan mag-effort. Oh my gosh, this. After you have cleared the inspection guys, parang dito sa airport, is just proceed to the elevator. As I have remembered, yung Empire State Building, isa sa mga major shooting spot ng King Kong. Ayun guys, so that is how the Empire State was created. It was created in May 1931. So guys, prior to the observatory is a little bit of parang museum sort of how the Empire State Building was constructed. Just imagine how many manpower was used to build this kind of building. Ito na yung part guys na nag-shoot yung movie na King Kong. Empire State kasi yun. Look at the celebrities who already went here to the Empire State Building. So far, sa mga napuntahan ko ngayon ng mga observation deck, One World ang may pinaka-bongga ang nilang interactive elevator. Is that what this will say? And guys, nasa 86th floor ang observation deck. Dito tayo sa exit. Oh my God, look at that bat. Wow. This is the overlooking. Okay.
guys, ito yung spot na makikita mo yung Central Park dito sa Times Square. I know, Empire State. Ayan. Yung H&M pala guys, yan na pala yung ano, yung Times Square. So we are almost near in the Times Square na. Guys, so this the back of my, sa likuran ko nandiyan na yung skyscraper ng Manhattan. So far sa tatlo na mga observation decks ngayon na gusto na nakita ko ha, yung One World, isa sa mga nakita ko na very interactive, pwede lang elevator. Tapos, when it comes to extremity naman, at saka sa medyo adventurous na na observation deck, yung edge yung maganda. Itong Empire State, typical lang siyang observation deck. It's just a matter of, ano, ganun. Pero ang itong Empire State, ito yung observation decks na may magandang view ng Central Park. Kita mo sa likod. That's it. I think we're done here. Bababa na tayo. Hindi na tayo mag-spend longer because we have seen enough of this skyscraper in the New York. So right here is, gusto kong puntahan yung Harry Potter, guys. Yung Harry Potter pala is located sa Flatiron. Kasi gusto ko matry yung butterbeer nila. It's free na yun sa pag-purchase natin ng Go City Pass. So, babalikan natin yun. Anyway, 2 stations away lang naman siya. Ayan, guys. So, after natin nag-Empire State Building, nag-train agad tayo. 2 stations away lang siya. Bumalik tayo sa Flatiron Building. Ayan, oh. Hahanapin natin yung Harry Potter. So, after that Harry Potter, that would be our, probably our last destination. Saka tayo maghanap ng dinner at saka babalik na ng hotel. That wraps up our whole day, our third whole day here in New York. Ayan guys, dito na yung Harry Potter, New York. Hindi ko na malayan yung oras. Alas 7 na pala ng gabi. So, tingnan nyo yung araw. Napakaliwanag pa. Kaya hindi ko na namalayan ng 7 p.m. na pala. At saka 7 p.m. lang yung Harry Potter. It's just right across the Flatiron Building. Kikita nyo itong Italy na store. Ma-amaze ka guys. Para talagang nasa Italia yung mga scenery here. You know, look at that. I'm trying to grab a bite. Yeah, kung saan tayo makakakain. Pero ito nakita ako. Diyos ko Lord. Look at that. Roads all over. Tignan mo yung mga formaggi cheese, guys. Oh my gosh. Mga cheese. Parmesan ba yan? Oh my God. So, ito na yung nabili natin na food. Ito na yung nabili natin na food, guys. Bumili ako ng lasagna, Coke, tsaka bread. So I think this will be our dinner. Oh my gosh. Guys, iba din ang sunset ng New York. Pero medyo hindi siya masyadong mag-reflect sa camera. Pero in personal, maganda din siya. Yes, dito na mag-i-end yung ating vlog sa ating third day here in New York. So in totality, I have visited 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 or ika 8 sana yung Harry Potter. Kaso lang close na siya. So that's it for tomorrow for our last full day na magalagala sa New York. Kita-kita ulit sa ating next vlog.